tayo po ngayon ay nagkakatipon sa harapan ng ating Panginoong Diyos upang pagbuklurin si kapatid na Francis Elvin Ordonez at si kapatid na Louis Ann Bumaga sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Sa aking pinakamamahal na mapapangasawa, lubos akong nagpapasalamat na ipinagkaloob ka sa akin ng ating Ama. Sa dinami-rami ng biyayang nakamtan ko mula sa Diyos, ikaw, Louis Ann, ang pinakanatatangi. Sa araw na ito, ako ay nagkapalad na maging kabiyak ang isang tulad mo. My beautiful bride-to-be, please accept this small gift of mine as a sign of my never-ending love for you. You are the best and most unexpected plot twist of my life. Ngayong araw ay magkasama tayong papasok sa bagong kabanata ng ating buhay. Masaya at may malaking pagpapasalamat ako na ikaw ang makakasama ko sa habang buhay. Love, Francis. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kaniyang asawa. Tulad ng sarili nilang katawan, ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Bilang isang babae, normal sa amin isipin ang future, especially yung pag-aasawa, even at the early stage of our lives. We usually ask ourselves, kailan kaya ako ikakasal? Ready na ba akong mag-asawa? Sino kaya ang lalaking nakalaan para sa akin? Yung time na nagkakilala tayo, it was the time when I actually stopped wondering about my future. Naisip ko, gusto ko na lang maging masaya at mag-enjoy sa kung anong meron ako. But suddenly, I had these feelings towards you na hindi ko maipaliwanag kung saan galing at kung paano nangyari. And that's when I realized that we both fell in love with each other unintentionally. Naisip ko, ganun pala kadali sa Panginoong Diyos na bigyan ako ng mabuting asawa na kahit hindi ko hanapin, ibibigay niya sa tamang panahon, sa tamang lugar, at sa tamang pagkakataon. You have given so much for the people you love. You are the most selfless person I have ever known. And now that I have taken you as my lawfully wedded wife, I want to ask you to let me be the person who will give you everything. Hayaan mong ako naman ang magbigay ng lahat ng mayroon ako para sa iyo. Pangakong mamahalin kita mula ngayon hanggang sa mga huling araw natin sa mundong ito. Francis, this gift reminds me of the first time that we went to a KTV with our friends Agnes and Orly, which is also the first time that I actually felt very comfortable being with you. Since then, you became my favorite singer. Anako, ano kaya ito? P.S. May kasama yung portable mic so you can bring it anywhere. Love, Louie. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisa sa kanyang asawa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Francis, ikaw ang pinakamagandang regalo na natanggap ko mula sa ating Ama. Isa kang biyaya na galing sa Kanya.
Kaya naman pangako ko na palagi kitang mamahalin at patuloy na ipananalangin sa Kanya. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maging mabuting may bahay mo. Mahal na mahal kita. Pangako, lagi tayong magkasama sa hirap o sa ginhawa. I love you.